Top 10 in-demand jobs for unskilled, semi and low-skilled workers ngayong 2022 at may kasama pang salary ranges na offer para sa iyo. Dahil sa pandemyang laganap ngayon sa buong mundo maging ang Canada ay apektado ang mga maliliit at malalaking kumpanya at ito ay nagresulta sa malalang labor shortages o kakulangan sa mga manggagawa. Dahil dyan madaming trabaho at oportunidad na bukas sa lahat lalo na sa mga Pinoy na masisipag tulad mo. Sa info video na ito ay talakayin natin ang top 10 in-demand jobs for unskilled, semi and low-skilled workers sa taong 2022. Upang mas lubos mo itong maunawaan ay lagyan natin ng descriptions ang mga bawat trabaho at sahod na pwedeng matanggap ng isang Pinoy sa Canada. Ang Canada ay may main na tatlong skilled trades jobs kung tawagin, una ang high-skilled jobs kung saan napapaloob dito ang mga professional skills tulad ng lawyers, government employees, teachers, doctors at iba pa. Pangalawa ang semi o low-skilled dito papasok ang mga trade jobs tulad na welders, truck drivers, meat cutters at iba pa. At ang huli ay ang unskilled jobs dito naman papasok ang kategory ng ating mga kababayan from cleaners, seasonal associate, farms, construction helpers at iba pa. Sa info video na ito ay mag-focus tayo sa mga oportunidad bilang unskilled at semi o low-skilled jobs papunta sa Canada kasama ang sahod na pwede mo matanggap in assuming hours and days sa loob ng 8 hours per day, 5 days a week, 20 days per month at 12 months a year at palitan ng pera from Canadian dollar to peso in 40 pesos. Ito na ang top 10 jobs na para sa'yo. Una ay ang truck drivers. Ang ating mga truck drivers ay responsible sa mga goods from one location to another, malaki ang contribution nito dahil sa laki at bilis ng angkat ng mga produkto dito. Salary ranges 20 to 25 and 2 cents Canadian dollar per hour. Para mas malinaw ito ang breakdown na pwede mong maging sahod. Sa isang oras, in one day, in one week, in one month, and in one year. At kung i-convert sa peso sa halagang 40 piso na palitan ay ito naman. Pangalawa ay ang restaurant managers. Restaurant and food service managers that plans and organize, lead, control and evaluate the operations of restaurants, bars, cafeterias and other food and beverage services. Salary ranges dito ay 16 to 21 and 4 cents Canadian dollar per hour. Para mas malinaw ito ang breakdown na pwede mong maging sahod. Sa isang oras, in one day, in one week, in one month, and in one year. At kung i-convert sa peso sa halagang 40 piso na palitan ay eto naman. Pangatlo ay ang executive housekeepers. Executive housekeepers direct and control the operations of housekeeping departments within hotels, hospitals and other establishments. An executive housekeeper coordinates between housekeeping crews to inspect assigned areas to ensure standards are met. Ang salary ranges naman dito ay 13 to 15 and 4 cents Canadian dollar per hour. Para mas malinaw ito ang breakdown na pwede mong maging sahod. Sa isang oras, in one day, in one week, in one month, and in one year. At kung i-convert sa peso sa halagang 40 piso na palitan ay ito naman. Pang-apat ay ang food and beverage industry workers. The food and beverage industry includes all the companies involved in transforming raw agricultural goods into consumer food products. This industry includes fresh food, packaged food, and beverages both alcoholic and non-alcoholic. Ang salary ranges naman dito ay 11 to 12 and 18 cents Canadian dollar per hour. Para mas malinaw ito ang breakdown na pwede mong maging sahod. Sa isang oras, in one day, in one week, in one month, and in one year. At kung i-convert sa peso sa halagang 40 piso na palitan ay ito naman. Panglima ay ang meat cutters. Sila naman ay ang ating mga butchers, meat cutters and fishmongers in retail and wholesale prepare standard cuts of meat, poultry, fish and shellfish for sale in retail or wholesale food establishments. Ang salary ranges naman dito ay 14 to 17 and 33 cents Canadian dollar per hour. Para mas malinaw ito ang breakdown na pwede mong maging sahod. Sa isang oras, in one day, in one week, in one month, and in one year. At kung i-convert sa peso sa halagang 40 piso na palitan ay ito naman. Pang-anim ay ang farm and animal rearing industry worker. Sila naman ang ating mga livestock farm helpers attend to live farm animals, example ay cattle, sheep, pigs, horses and poultry. Their duties may include the following such as to feed, water, herd, groom, weigh, catch and loading animals. Ang salary ranges naman dito ay 14 to 17 and 26 cents Canadian dollar per hour. Para mas malinaw ito ang breakdown na pwede mong maging sahod. Sa isang oras, in one day, in one week, in one month, and in one year. At kung i-convert sa peso sa halagang 40 piso na palitan ay eto naman. Pangpito ay ang welders.
They are employed by companies that manufacture structural steel and platework, boilers, heavy machinery, aircraft and ships and other metal products, and by welding contractors and welding shops. Ang salary ranges naman dito ay 16 to 20 and 60 cents Canadian dollar per hour. Para mas malinaw, ito ang breakdown na pwede mong maging sahod. Sa isang oras, in one day, in one week, in one month, and in one year. At kung i-convert sa peso sa halagang 40 piso na palitan ay eto naman. Pangwalo ay ang pipe fitters. Sila naman ang ating mga steam fitter and pipe fitters that lay out, assemble, fabricate, maintain and repair pipe systems which carry water, steam, chemicals or fuel used in heating, cooling, lubricating and other processes. Ang salary ranges naman dito ay 27 to 33 and 32 cents Canadian dollar per hour. Para mas malinaw, ito ang breakdown na pwede mong maging sahod. Sa isang oras, in one day, in one week, in one month, and in one year. At kung i-convert sa peso sa halagang 40 piso na palitan ay eto naman. Pangsyamay ang electricians. Electricians lay out, assemble, install, test, troubleshoot and repair electrical wiring, fixtures, control devices and related equipment in buildings and other structures. Ang salary ranges naman dito ay 29 to 39 and 2 cents Canadian dollar per hour. Para mas malinaw, ito ang breakdown na pwede mong maging sahod. Sa isang oras, in one day, in one week, in one month, and in one year. At kung i-convert sa peso sa halagang 40 piso na palitan ay eto naman. At ang panghuli at pangsampu ay ang general laborers. Ang laborer, or general laborer, is responsible for performing various tasks to aid daily operations at a construction site. Their duties include loading and unloading tools or raw materials, assembling scaffolding or other pieces of equipment and digging or filling in pits throughout the construction process. Ang salary ranges naman dito ay 13 to 15 and 23 cents Canadian dollar per hour. Para mas malinaw, ito ang breakdown na pwede mong maging sahod. Sa isang oras, in one day, in one week, in one month, and in one year. At kung i-convert sa peso sa halagang 40 piso na palitan ay eto naman. Kabayan, ipapaalala ko lang din na basic salary pa lamang iyan dahil ang Canada ay mahigpit sa batas ng 40 hours per week rule. Kung nagsobra man sa oras ang pasok mo ay tiyak na overtime hours na ang madadagdag, kung saan ay mas malaki pa ang pwede mong maging sahod. O diba pangdiinan, kabayan? Sabi nga nila, the more na lumalaki ang sahod ay malaki din ang gastos. Sa Canada siguradong okay na okay ka para sa pamilya mo na nandito sa Pinas. Tiyaga lang at dasal na baka isa sa mga trabaho na nasa listahan ay para sa iyo na. Lagi lang ihanda ang iyong winning resume at updated sa lahat ng recent hiring pa Canada tulad ng mga info videos na ito na mapapanood sa channel na ito, at baka isang araw ay nasa Canada ka na din kasama ang pamilya mo. Salamat, kabayan. Please like, share and subscribe. Kita-kits sa next video.